Oh, yeah. Nakapano pala ako sa kanya. Ow! So for today's video, ay lalamyerda na ang mga person. Yes po, opo, you heard it right. Totoo na po ito. At ayun na nga, nag-grab na kami papuntang Victory Liner sa May Cubao. Tapos nagbayad na kami ng ticket papuntang Alaminos, Pangasinan. And ito ang aking outfit of the day. 3:30 a.m. nga pala yung kinuha naming bus. Kaya naman girl, sa sobrang excited namin ay hindi na kami natulog. Dahil sa 5 years namin, ay first time namin magpakalayo ng pagkalaylayo. Umaga na nito at buti na lang ay binirahan ako ni Jowa ng pagkain. At kung balak nyo rin magpangasinan ay stay tuned lang kasi ilalagay ko lahat ng mga expenses namin. At this time nga is nakatatlong stopover na yung bus namin. Kaya naman mag-CR na akong si CR at ilabas na akong anong ilalabas. At syempre bumaba din ako pero hindi para mag-CR kundi para bumili ng pagkain. Sa lahat po ng stopover ay merong mga pagkain na tinda and may CR. Kaya kung hindi kayo nakapagbaon ng food ay worry no more. Maya-maya pa nga ay nakarating na kami ng 9:29 sa mismong Alaminos. Kaya kung susumahin ay 5.5 hours ang biyahe namin. Tapos sumakay kami ng tricycle papunta dun sa transient namin. After 3 to 5 minutes ay nakarating na rin kami dito sa May Island Tropic. Nagbook na kami dito online kaya naman smooth na yung transaction. Pagdating namin ay pumunta agad kami sa taas para bayaran yung room namin. Meron silang ibibigay sa inyo na breakfast voucher. Dahil 3 days and 2 nights kami, ay dalawang breakfast voucher for 2 yung binigay nila sa amin. Tapos, eto na yung room namin. Matrimonial nga pala yung napili namin. Since dalawa lang kami, kaya isang bed lang talaga yung napili namin. 1,600 yung room per night. Plus free breakfast for 2. So overall, ang binayaran ni Jowa ay 3,200 for 3 days and 2 nights. At ayan, meron pa siyang pa-walk-in closet na lagayan namin ng damit. Nagpahinga lang muna kami saglit, tapos ayan, naggalagala na kami. Tapos ay naghanap muna kami na makakainan for our lunch. And nakita namin itong karinderyang ito, na for only 120 pesos ay meron ka ng dalawang ulam at isang rice. At in fairness, ang sasarap ng mga food nila. At pagkatapos namin kumain ni Jowa, ay naglibot-libot muna kami at ito ang nadatnan namin, nagkakagulo sila. Kaya naman nakiisyoso ang mga person. At Zai, buti na lang ay nakichika kami. Diyos ko po, Lord Heaven. Sobrang daming mga crabs at ang lalaki mga sismars. Isang piraso, isang kilo. At wag ka, free luto pa sila mga sismars. At meron din silang iba't ibang mga isda fresh from the deepest sea in the ocean deep. Tapos ayun na nga, after ilang minutes ay naluto na ang aking pinakaiintay na crabs. And as you can see, sobrang laki niya mga sismars. Ow! Picture-picture pa kasi puro kakaartihan journey. Meron nga rin pala sila ditong koi at bonsai garden. Sobrang ganda nito mga sismars. Isa rin to sa mga tourist attraction nila. And as you can see, for the ulan-ulan na dyan ng mga time na yan. Pero wapakels kami ni Jowa dahil gala kong gala ang mga person. Sa tapat nga lang nito ay meron silang food stop. Kaya naman literal na napastop kami ni Jowa dito para bumili nito. Tapos bumalik na kami sa room namin para kainin tong crabs na to. Alam nyo ba na yung isang piraso niyan ay isang kilo na? And it costs 400 pesos only. At binigyan pa ako ni kuya ng dalawang pirasong maliit, o diba? Chili oil at toyo nga yung sausawan namin na hiningi pa namin dito sa May Transient. Palambot naman pala yun. Uy! Kanin-kanin. At pagkatapos nga namin kumain ay nag-swimming pa kami. Tingnan nyo naman, walang katao-tao, kami lang talaga. At kinabukasan ay pumunta kami sa taas para mag-breakfast. Corned beef nga yung napili ni Jowa at ang akin naman ay danggit. With coffee pa mga sismars. At pagkatapos namin kumain at magbihis ay pumunta naman kami sa May Tourism Office. Huwag kayong matatakot na maubusan ng cash kasi meron naman ditong ATM machine. Gastos lang ng gastos mga sismars. Wow! So ito na nga yung bangkang sasakyan natin at sila kuya yung makakasama natin para mag-explore. Huy! Dora the Explorer yarn. Tapos ayan, pagkasakay na pagkasakay namin ay pinagsuot agad kami nila kuya ng life vest. Para safety first, para pag nalaglag ay pwede ka nang lumutang, ganun. Sa mga oras nga na ito ay may bagyo pero wala magpapaawat. Hindi magpapaawat ang mga person. Dito nga tayo pupunta sa 100 Island at pupuntahan natin si Jesus. Dahil nuknukan na yata ng dami nating kasalanan kaya kailangan natin mag-refresh. Eto nga yung isa sa pinunta ko dito, ang longest zip line. Kaso nga lang dahil umuulan at may bagyo ay hindi sila nag-ooperate. Kaya naman for the island hopping na lang mga person. At dito na nga kami, unang dinala nila kuya sa May Quezon Island. Pagbabang pagbaba ko nga ay sobrang excited ko dahil sa wakas ay makikita ko na rin si SpongeBob at si Squidward.
So eto na nga, pagdating namin ay naglibot-libot muna kami ni Jowa. Marami nga rin pala ditong rooms na ino-offer sila at pwede ditong matulog. At tingnan nyo naman yung view, Diyos ko po Lord, sobrang breathtaking. Sobrang ganda, as in hindi ko maitago yung excitement at saya ko nung nakapunta ako dito. Dahil nga umuulan at madulas ang mga daan, ay nagpalit muna kami ng aqua shoes ng aking Jowa. Mas maganda kasi itong ilakad, mapalupa man o dagat, hindi ka talaga madudulas dito mga sis Mars. Pupunta sana kami dito sa may bandang ibaba, kaso nga lang sabi ni Jowa wag na daw. Kasi malakas ang alon. Kinakabahan na kami ni Jowa that time, kaya naman bumalik na kami dun sa may pinagbabaan sa amin. Kasi naman hindi namin mahanap sila kuya at yung bangkang sinakyan namin kanina. Kaya naman for the nervous breakdown ng mga Ferson, pero yan, andyan lang para sila kuya the whole time. Kaya naman back to enjoy ng mga Ferson, ayan nagpalutang-lutang na ang yung ses Mars. Tapos maya-maya pa ay bumalik na kami sa bangka dahil marami pa kaming pupuntahan ng mga islands. At putenga na nga yung ngiti ko dito kasi first station pa lang, sobrang ganda na. Ang next naman na pinuntahan namin is itong Scott Island. Ito talaga yung isa sa pinakapaborito ko na island. Kasi sobrang ganda niya at punong-puno ng white sand. Kaya naman dito na ako nag-inarte ng malala at vonggang-vongga. Tingnan niyo naman, oh, for the aura ang mga Ferson. Minsan lang tayo sa buong buhay natin makakapag-swimsuit. Kaya naman ilaban na natin yan, mga sis Mars. Pak, aura, lavern. Tingnan nyo naman yung white sand dito. Sobrang fine and sobrang pure, o diba? Sobrang ganda. Etong ating kuko ay for the laban pa rin, o diba? Sobrang tibay niyan, mga sis Mars. Next destination naman namin is ito. Pupuntahan na natin si Jesus dyan, o diba? Magdadasal tayo dito ng malala. Tapos, dito tayo dadaan para makarating tayo doon. Itong station na to ay dalawang island na yung magkadugtong. Kaya naman dalawang island din yung mapupuntahan nyo. At saan ka naman nakakita ng may island na nagtitinda ng halo-halo, o diba? Saan ka pa? 50 pesos nga lang yung halo-halo nila dito at dahil sobrang sulit at sobrang sarap. Meron din sila dito mga tindang, mga snacks and drinks para pag nagutom kayo habang nag-hiking, pwede kayong bumili dito. At dahil tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda dito. Nagkalat ang mga shells kaya naman pinagpupulot ko na. Tapos pagkatapos namin kumain ay dumiretso na kami sa kabilang island. At dahil for the hiking ang mga Ferson. Pero wag ka naman dahil sobrang sulit. Dahil dahil sobrang dami mong makikitang statue na para bang nagkikwento. Nung unang pagpasok ko ng kabilang island, sobrang kabado ako. Dahil kaming dalawa lang ni Jowa. Tapos umuulan pa. Pero nung nakita ko yung mga statue at itong simbahan, dahil hindi na ako kinabahan. Sobrang worth it nung mahabang paglalakad namin ni Jowa. Nung nakita namin to, as in, sa haba-haba ng nilakad namin, ay sa wakas ay nakarating din kami dito sa may statue ni Jesus. Sobrang laki nitong statue na to, kaya naman dun pa lang sa may city ay kitang-kita mo na at tanaw na tanaw mo na. Syempre, hindi natin papalampasin itong pagkakataon na ito. Tapos ayan, nakabalik na kami dito sa may tindahan ni Aling Nena. Charing! Kaya naman dito na kami nag-snorkeling at nagtampisaw ni Jowa. Nung mga oras na naglalangoy ako dyan, pakiramdam ko para akong Serena. Pero Jai, hindi pala, para pala akong palaka. Tapos dito naman sa main part na ito ay sobrang daming isda. Girl, ang lalaki nila. Ito yung pinaka-paborito kong video na na-capture ng aking camera. Alam nyo bang ilang beses ko silang pinapanood? Dito! Dito mismo sa cellphone ko. Nakakatanggal kasi sila ng stress at pagod. Ang saya-saya nilang panoorin mga sis Mars, hindi nakakasawa, as in. Pagkatapos, pumunta na kami sa pang-apat naming station. At Zai, dito naman sa island na ito, ay nagtitinda sila ng kanin, kaya dito na kami nag-lunch. Tapos, pagkatapos naming kumain, ay pumunta naman kami dito sa kabilang island. Ito nga yung tinatawag nilang Governor's Island. Dito na kami ni Jowa, naglibot-libot. And dapat magsiswimming kami, kaso nga lang, sobrang lakas ng ulan. And medyo maitim yung part ng tubig dito. Kaya naman, nag-iya na ako kay Lakuya na pumunta sa susunod na island. At ito nga, ang Cueco Island. Dito naman sa islang ito, ay may kuweba. Kaya naman, syempre, for the experience ay pinuntahan namin ito ni Jowa. At dito naman sa island na ito ay Zai, kaming apat lang talaga yung tao, wala nang iba. At ang kagandahan nito sa mga duwag na katulad ko ay hindi madilim yung kuweba. At paglabas namin ng kuweba ay ito ang bubungad sa inyo. Gustong gusto ko dyan tumalon kaso wala akong kasama. Kaya naman bumalik na lang kami dun sa may harap at nag-swimming-swimming at nag-snorkeling-snorkeling na lang mga Ferson. Tapos pagkatapos namin mag-island hopping ay pinapalitan ko na itong 200 pesos na voucher. Kasama yon sa binayaran mo pero refundable naman siya. Tapos binigay ko na lang yung kay Lakuya dahil sobrang accommodating nila. Meron nga pala ditong tindahan ng milk tea at siomay dito sa may tabi ng Island Tropic. Dito sa gilid ng mismong transient na inuupahan namin. Tapos ayan, nilagay lang ulit namin yung mga gamit namin dun sa room namin. At dahil nabitin kami sa aming island hopping, ito dumiretso na agad kami sa pool area. Dahil dito tayo magsiswimming.
Tapos, nung gumabi na, ay pumunta lang kami sa may taas, dun sa may restaurant area nila. Tapos, umorder lang kami ng pang-dinner. Ito yung in-order namin, itong mixed spicy seafood dish nila at sobrang sarap nito. At dahil hindi pa kami nabusog, ay pumunta naman kami dito sa may tindahan. Sa gilid lang din ng Island Tropic, bumili lang kami ng ice cream, tapos nagpa-load lang kami kay nanay. And then, kinaumagahan sa aming third day, ay nag-breakfast lang ulit kami. And ito yung mga available na free breakfast meal nila. Pagkatapos namin kumain, ay naggalagala lang kami at ito dahil nakakita kami ng isda sa ilalim ng bahay nila. Ngayong araw nga ay dahil pauwi na kami at 12 PM ang aming checkout ay 8 AM pa lang ay namili na kami ng mga souvenir. Start at 150 yung mga t-shirt dito. Tapos 250 naman yung bag na ganito. Tapos bumili rin kami ng mga ref magnet para sa mga workmate ni Jowa. And girl, itong lamp na to ay hindi ko rin pinalampas. Kaya in-add to cart ko na din. After naming mamili ay sinulit na namin yung oras namin. Nag-swimming ulit kami until 11:30 AM. At tingnan nyo naman, parang inarkila namin yung buong pool. Naka-follow siya, ganun. Punta nga kami sa friend na kamag-anak ni Jowa para makisabay pa uwi ng Cavite. First time ko silang mamimit pero nakilala daw nila ako dahil nanonood daw sila ng mga videos ko. At dahil sobrang kinikilig ako dahil kahit maliit pa lang yung community natin ay may nakakakilala na sa atin. Hindi ko pa man nalalaman na followers ko sila ay gusto ko na silang gawan. At itong si ate mong girl nag-offer na gawan sila. Dahil gusto rin daw nilang ma-experience ang pagkakaroon ng nail extension. At this moment napagtanto ko na wala pala akong dalang soft gel tips. Kaya naman ang hingi ako ng medyo makapal na plastic. First is pinrep ko muna yung nail nila. At dye glue gel lang yung dala ko at isang top coat, isang gel polish. Dahil magdi-design lang sana ako ng nail extensions ko. Pero dahil napalaban na si ate mong girl ay for the go. At yun na nga, nilagay ko na yung plastic na hiningi ko kanina at ginupit-gubit ko lang sa maliliit na part. Sabi ko nga sa kanila, parang kambal sila dahil magkamukha sila at dye. Nakakaloka, kambal nga sila, nakakahiya. Itong ang UV nail lamp na to ay ginagamit ko pang travel dahil ay pang malakasan to mga sis Mars. I-reveal ko na ba? Comment down below. At after 2 hours ng paghihirap ay dye. Natapos ko din siya sa wakas. Tapos yung sa kambal naman niya ay 1 hour. At sa wakas ay niiraos din namin ng kanilang nail extensions. Yun lang. Bye!